Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malino na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Bahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Masimula ng umaga at dami ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong banalang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Day by day, facing sorrows as a strong wind blew. Keep going, all your struggles will fade away. Take another step and start anew. Thank you.
to mind. No words can express the vastness of your grace. Can't wrap my head around how your love knows no bounds. We feel it all the way, every minute, every second of the day. The beauty of the miracles you do, there's no one like you, our God. 'Cause you are the one who moved mountains and divided the seas. Not by the devil but defeated peace. And all is made possible with the call of your name. Blind and you made them see that all is made possible.
Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Let us all embrace the day with positivity and joy. Tayo na po sa mabiyayang programa na Blessed Day. Masimula ng umaga at dami ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritu ang banalang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mababasa po natin sa Proverbs chapter 15 verse 24. Pakinggan po ninyo. The path of life leads upward for the wise that he may keep away from the Sheol below. We are blessed with heavenly knowledge and wisdom. Genuine truth were revealed to us that not only set us free but made us wise. We journey with the light of the truth, establishing our walk towards life which is happy. Fruitful and successful, we are able to evade the road to death and destruction. Keep a life of faith, meditate on His words, and obey them. Walk the straight path of righteousness. Do not turn left nor right. Walk with God. Go God's way. Go Godward. Biniyayaan tayo ng makalangit na kaalaman at karunungan. Ang katotohanan ay inihayag sa atin na hindi lamang nagpapalaya sa atin, kundi nagpapapantas rin. Nakalalakad tayo na may liwanag ng katotohanan tungo sa buhay na masaya, mabunga, at mapagtagumpay. Nagagawa nating iwasan ang landas ng kamatayan at pagkasira. Ingatan ang buhay sa pananampalataya. Pagbulayan ang kanyang mga salita at sundin ito. Lumakad sa tuwid na daan at katwiran. Huwag lumingon sa kaliwa o sa kanan. Lumakad kasama ang Diyos. Sundan ang daan ng Diyos. Sumunod sa Diyos. Kaya ba natin? Opo, makakaya natin ito. Bakit po? Pakinggan ninyo at damahin ang awit na pinamagatang Dahil Diyos ang Kasama Natin. Thank you.
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dapat nating matanggap ang katotohanan na kapantay ng kahusayan ang mabuting ugali. Attitude is equally important as ability. Kung ang pag-uusapan ay pagtatagumpay sa anumang laban ng kinakaharap, papaano kaya tayo magkakaroon ng positibong pag-uugali? Ang katanungang ito ang sasagutin ng ating Elder Jem sa pamamagitan ng segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po muli mga minamahal na kapatid at mga kaibigan, sa ating pang lahat ang kapayapaan ng ating Panginoon at nawa ang araw na ito, itunay na maging mabiyaya at masaya para sa ating lahat sa tulong at awa ng ating Panginoon. Ngayon po ang ating tatalakay na yung tinatawag na attitude. Sa Tagalog, ito po ay maaaring sabihin ugali, pag-iisip, o kaya sa loobin o pagtingin. Napakamahalaga po kasi na ang attitude o yung saloobin o pagtingin natin ay tama at mabuti. So mahalaga po sa isang pamilya, sa isang sambahayan na mula pa lang sa mag-asawa, sa tatay, sa nanay, ay makita na po ang right attitude sapagkat sigurado yung attitude po nila mas malamang kaysa hindi ay mamanahin o gagayahin ng kanilang mga anak. Ano bang ibig sabihin po ng attitude? It is a settled way of thinking or feeling about someone or something. Ibang kung ano yung pagtingin mo sa o yung nararamdaman mo sa isang tao at sa isang pangyayari. Kasi lagi tayong may namimit na tao. Lagi tayong may lagi nang kasama mga tao. May mga sitwasyon na nangyayari sa ating buhay. Paano natin tinitingnan ng tao? Paano tayo nagre-react sa sitwasyon, yun po ay mahalaga na yung ating reaction, yung pong saloobin natin ay tama. Yun po ay nagre-reflect sa ating behavior. So napakahalaga po talaga na maging tama ang ating attitude. Sabi nga, your attitude will determine your altitude in life. Sa Tagalog, yun daw pong saloobin, pagtingin natin, attitude natin, yun ang magdi-determine kung hanggang saan tayo makararating sa ating buhay. Your attitude will determine your altitude in life. So sabi po sa Filipos 2:5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip o sa ibang mga salita ng mindset na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. E ano po ba yung pag-iisip o mindset ng ating Panginoon, Hesukristo? Kung at tayo po eh laging nakikinig sa mga sermon, sa mga pagsamba, nagbabasa ng Bible, alam natin ang Panginoon laging positibo. Diba? Lagi siyang clear-minded. Lagi po siyang optimistic. Ibig sabihin, talagang lahat ng tao, lahat ng pagkakataon, may pag-asa. May magandang mangyayari. Siya po ay laging hopeful. Di po ba? Walang napaka makasalan ng tao para hatulan niya at sabihin wala ng pag-asa. Ang Panginoon po laging positibo ang nakikita at maganda, malinis. So yung pag-iisip na yaon, ang sabi ni Apostol Pablo, ang kinakailangan magkaroon din po tayo. Sa iba po mga salita, magkaroon tayo ng attitude o pag-iisip na kagaya ng Panginoon. At yung pong attitude na pinag-aaralan po o tinatalakay po natin sa pagkakataong ito. Sabi nga, it is our attitude at the beginning of a difficult undertaking, which more than anything else will determine its successful outcome. Ulitin ko po ah. It is our attitude at the beginning of a difficult undertaking, which more than anything else will determine its successful outcome. So kung halimbawa, meron po tayong project, meron po tayong pangarap, pangarap na mangyari sa ating buhay, project na tinanggap sa trabaho o kaya sa pag-aaral. Sabi po sa sinabing ito, yun daw pong ating attitude sa loobin o pag-iisip
Doon pa lamang sa beginning o sa simula, yan po ang maghahayag kung ano ang kahihinatnan ng project na yaon o ano mo pong ating ina-undertake na gawin. O, halimbawa, may plano tayo maging successful financially sa pag-aaral, pero ang attitude natin, negatibo. Hindi ko kaya, kulang ang isip ko. Eh, ina nga po mangyayari. Pero halimbawa, ang attitude natin, positive. I can do it with the help of our Lord. His favors will be with me. Kung ganyan pong attitude natin, ganun po ang mangyayari. Diba? So, napakamahalaga po talaga na positibo, tama ang ating mindset sa anumang pong mga undertakings. At kahit po sa mga nangyayari sa ating bahay, sa ating sambahayan, kasi di ba, may nangyayari sa trabaho, negosyo, pag-aaral, mga sa mga relationship. Mahalaga po na tama ang ating pag-iisip o mindset sa lahat ng iyon. Hindi po maaari na maging pessimistic po tayo. Ito po yung tao na talagang laging negatibo. Yung hindi magandang bagay ang naiisip o kay kanyang inaasahan na mangyari. Sapagkat alam nyo, kapag ka po gayon ang ating inasahan, yun nga ang mangyayari. Pero kapag ka mabuti, maayos ang ating iniisip, yun nga po ang mangyayari. Halimbawa po, an easy task becomes difficult when you do it with reluctance. Yun daw po isang bagay na halimbawa, madali lang gawin. Pero gagawin mo na reluctant ka, ayaw mo kasi, negatibo ka, magiging mahirap po yun. Pero halimbawa, isa pong difficult task, mahirap na gawain, pero meron kang tamang attitude, hindi ka reluctant, magagawa mo ng madali yun. Yan po'y applicable sa lahat ng paraan ng ating buhay. Ano ba yung reluctance? Yung pong unwillingness. So, kinakailangan po, willing tayo na gawin ang ating tungkulin bilang tatay, bilang nanay, bilang mga anak. Yung mga anak, may panahon po na dapat mag-aral kayong mabuti. Be responsible sa inyong pag-aaral, tsaka na yung ligawan. Gawin mo yan willingly. Yung tatay, magtrabaho, tungkulin mo yan, gawin mo yan willingly. Yung nanay, mag-asikaso sa bahay, sa mga anak, gawin mo yan willingly. At may tamang mindset at magiging masaya po at matagumpay ang inyong mga gagawin. So, yung pong pessimist, always sees the difficulty in every opportunity. While the optimist, the opportunity in every difficulty. Yung pong kaibahan, yung daw pong pessimist, nakikita niya yung negatibo, yung mahirap na gawin sa mga opportunity. Yun naman pong optimist, yung pong positibo, ang nakikita niya, opportunity for every difficulty. So, napakalaki po ng pagkakaiba. Di po ba? So, alam nyo, yung pong nagdedetermine talaga kung magtatagumpay ba tayo sa ating buhay. Hindi lang po sa trabaho o negosyo, maging sa ating pagiging Kristiyano. Sa ating pakikibaka laban sa mga kasamaan, laban sa mga bisyo, mga maling mga pag-uugali, mahalaga po na optimist tayo. O, may kahinaan tayo, kapintasan, kaya po nating daigin yan sa tulong at awa ng ating Panginoon. Sa Filipos 4:8-9, ito po ang payo o tagubilin sa ating lahat. Sabi po doon, katapus-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, ito ang ating maging mindset. We should think about those things. Di po ba? Isipin ang mga bagay na ito at ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ito pong sabi ni Apostol Pablo, di po ba? Napakaganda. Kung ano po yung mabuting ulat, matuwid, malinis, kagalang-galang, doon po tayo mag-concentrate. Yung pong ating pag-focusan, yung pong ating maging attitude. At ano pang sabi niya? Eh, lahat ng mga tinuro ko sa inyo, yung inyong natutunan, narinig, at nakita, yun ang gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. So, yun po, napakabuting payo, pagtuturo ng banal na kasulatan
sa pamagitan ni Apostol Pablo. Nang po'y sinasabi talaga na napakamahalaga ng right attitude. There is a little difference in people. Alam niyo po, but the little difference makes a big difference. At alam niyo po, the little difference is attitude. The big difference is whether it is positive or negative. So, ibig lang pong sabihin ng statement na ito, maliit na difference lang daw po ang nangyayari sa tao na nagiging winner o nagiging loser. Ibig sabihin, yung loser sa buhay, ito po yung hindi umunlad. At yung malus spiritually, ito po yung nagpatuloy sa kasamaan. Yun naman pong winner, ito po yung umunlad sa buhay. O kaya na may nagtagumpay spiritually, naging mabuting tao, nakapaglilingkod sa ating Panginoon. Yung pong little difference lang daw po ang namamagitan sa winner at loser. At yung little difference na yon makes a big difference. At walang iba kundi yung big difference na ito, yung attitude. At ano pong sabi? It is whether positive or negative. So, siyempre, pagka positive po ang ating attitude sa lahat, mas malamang maging positibo ang ating buhay. Di po ba? Pag negative, ako, malamang po hindi tayo magtagumpay. Kaya pagka COVID po ang pag-uusapan, mabuting maging negative. Di po ba? Pero pagka, di ba? Mahirap maging positive in time of COVID. Pero sa kapag-uusapan po yung attitude, yung mindset, yung iniisip, mahalaga po, maging positibo tayo. Let me share you po isang statement na aking pong nabasa. Sabi po, the greatest discovery of our generation is that human beings can alter their lives by altering their attitudes of mind. Yung daw pong greatest discovery ng generation natin na yung human beings po, tayo, we can alter yung ating pong buhay. Ibig sabihin, pwede nating baguhin. Ano mang sitwasyon natin ngayon? Difficult ba ang buhay natin? Nagsasuffer ba tayo? Mahirap ba tayo? We can alter it, baguhin yan, by altering our attitudes of mind. Yun lang pong mahalaga. Pwede kang magbago. Ano mang kalagayan mo, mababago yan kung maa-alter po ang ating attitude. Magiging tama. So, ganyan po, kahalaga, kabuti ang magkaroon ng tamang attitude sa isang sambahayan, sa isang pamilya, at mga sa ating bilang mga tao. So, sa isang pamilya po, sa sambahayan, mahalaga na manguna ang padre di pamilya, ang nanay, upang ipakita sa kanilang mga anak ang tamang attitude sa buhay. So, sana po, magawa natin ito sa ating sambahayan. At sa huli, gusto kong laging sabihin, we must rejoice always. Maging masaya po tayo. Anong sitwasyon ng ating buhay. At lagi po tayo maging mapanalanginin. Huwag po tayong titigil. May kahilingan ka, may tinanggap ka, may kabigoan ka, manalangin tayo. At sa huli, lagi po tayo magpapasalamat. Saan man pong nangyayari at pinapangyayari ng Diyos sa atin. So sana po ang ating mga narinig na ito, ang magawa natin at pagpala ng Diyos magmula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal. At maligayang panonood po sa kapatiran ng Kabanal-Banalang Iglesia dyan po sa Quezon Province at sa kanilang tagapangasiwa, ang kapatid na Algen Martires. Maraming salamat din po sa lahat ng kapatid na nag-share ng link ng ating telecast. At sa lahat ng mga nanonood na hindi pa namin kakilala sa kasalukuyan, sumain niyo nawa ang biyaya ng Panginoon sa panibagong araw na ito. At nawa ay makasama namin kayo sa muling pagtatanghal ng programang Blessed Day. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo na sumama sa isang panalangin. Pasalamatan natin ang Panginoon at ipagtagubili ng panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos, makapangyarihan ka sa lahat. Ikaw ang may kalooban na sa pamamagitan ng pagkasangkapan mo sa iyong mga lingkod ay maipalaganap ang paglilingkod sa ngalan ng pagmamahal. Sa muli na naipagtapos
na episode na ito. Sana po, Panginoon, maliwanag na tinanggap at naintindihan ng amin pong mga kapatid at ng aming mga kaibigang tumatangkilik ng programang ito ang kahalagahan ng mabuting pag-uugali na maghahatid sa amin sa maraming pagtatagumpay sa buhay na ito at higit sa lahat sa pagtatagumpay na ikaw ay amin pong mapaglingkuran. Sana po patuloy namin itong maitaguyod na taglay ang mababang kalooban, maisagawa namin ito ayon sa iyong intensyon upang ang iyong pangalan lamang ang papurihan at parangalan ng lahat ng tao. Ipinagpapasalamat po namin ang lahat sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.